What's up, guys? Welcome back to my channel. Welcome back sa 128 subscribers ko. So, kala mo ang dami na, pero maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at nanonood ng mga videos ko. At sa mga bago sa channel ko, ako nga pala si Kevin, at huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At i-click yung notification bell para ma-notify kayo kung meron ako mga bagong ilalabas na videos. So for today's video, nakita niyo sa umpisa pa lang ng video na to, bunny hop. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako natuto mag-bunny hop. Kung paano ako natuto mag-bunny hop gamit ang hardtail. Lahat ng ito, natutunan ko lang din sa mga napapanood ko sa na tutorials dyan sa YouTube. Gusto ko lang share sa inyo kung paano ko siya natutunan. Before, hirap na hirap din ako kahit paangatin man lang yung harap na gulong. So at least ngayon, kahit papano, nagagawa ko na rin siya. Hindi pa ganun kataas, pero at least nagagawa ko na siya. Yun ang gagawin natin, how to bunny hop like a beginner. Simulan natin, let's go! Ang first step na pinag-aralan ko ay yung manual technique. So, unang-una, kailangan yung matutunan muna yung manual technique. Tuturo ko yung konti lang kung paano siya gawin. Second nun, kailangan matutunan nyo kung paano paangatin yung rear wheel. So, pag natutunan nyo na paangatin yung harap sa likod, practice na lang ng timing. Kailangan pagkasunod yung pag-angat na, parang ganun. First step ay ang manual technique. Papakita ko sa inyo kung paano yung manual technique. Yung manual technique, ginagamit para mapataas yung front wheel. So basically, ganito siya. Iaangat mo siya using your body weight lang. Hindi mo siya hahatakin gamit ang arms nyo. So pag ginawa nyo yun, pag inatak nyo lang siya ng arms, no, ginanon nyo, ang tendency nun is babagsak lang ng mabilis din yung front wheel. Unlike kapag yung proper manual technique yung gagamitin nyo, which is yung naka-straight yung arms, lock elbows, gagamitin nyo lang yung body weight nyo para mapaangat yung rear, para mapaangat yung front wheel. I-atras nyo lang yung body weight nyo sa likuran para mapaangat, tapos lock yung elbows, straight yung arms. No? That way, mas ma-hold nyo yung front wheel kesa kapag pinul nyo lang na siya ng ganon, tendency yung body weight nyo is nandito lang din sa front, kaya pabagsak agad. Kailangan yung gawin yung L shape, no, L shape, ganito siya. Tayo ka sa bike mo, tayo ka, tapos kung meron kang front suspension, gagamitin mo yung preload ng front suspension. Preload is iko-compress mo siya ng ganon, compress pababa, straight pababa, ipupush mo yung handlebar, tas yung weight mo sa likod. Tayo ka, preload, diba? Pero isang mabilis na motion lang yun. Habang pinapractice nyo yung manual technique na yan, cover nyo lang yung rear brakes, kasi kung sakali man mapasobra kayong ganun at feeling nyo eh malalaglag na kayo sa likod nyo, is i-press nyo lang yung rear brake at bababa kayo. Second step ng bunny hop, matutunan mo kung paano paangatin yung likod na gulong. Ganito siya. Sa pagpapaangat naman ng rear wheel, nakasakay kayo sa bike nyo, syempre. Tapos i-bend nyo yung knees nyo, tapos para kayong tatayo. Pag explode nyo pataas, yung toes nyo, ipopoint nyo sa baba. Point nyo sa baba, tapos scoop. Scoop mo siya yung pedals, pa-follow na yung rear wheel nun. Next ko na ginawa, kumuha ka muna ng stick, no?
Meron ng stick, hindi pala stick, bakal. May bakal. Basta kahit ano, parang ganito lang gagawin nyo. Ilalapag nyo lang siya dyan. Tapos, try nyo, practicein. Iangat lang yung front wheel sa bakal, no? Huwag nyo itatouch. Tapos, back wheel. Ano yung front? Back. Front, back. Ulit-ulitin nyo lang yun. Ulit-ulitin nyo lang yung ginagawa nyo na ganun. Hanggang sa maging comfortable lang kayong angat yung front tsaka yung back. Kasi ganun lang din yung gagawin nyo sa bunny hop. Pero sa bunny hop, ang pinagkaiba lang, simultaneous siyang mo siyang gagawin. So, magkasunod. Recap lang, no? First, yung manual technique, huwag nyo kakalimutan kung paano yun. Tapos, next, yung kailangan matutunan is pangatin yung rear wheel. Bend nyo yung knees nyo, tatayo sa bike. Tapos yung toe nyo, ipapoint nyo downwards. Tapos scoop yung pedals. So, yung rear wheel, susunod na yan. Practicein nyo siya. Kung may stick kayo dyan, or kahit anuman, gamitin nyo yun. Ayangat lang yung harap. Pass dun sa stick, tapos likod. Kung ready na kayo dun, nagagawa nyo na siya, gawin nyo na yung bunny hop. So, ano lang siya, simultaneous lang siya na movements ng body mo. So, yun guys. Yun yung mga steps na ginawa ko or inaral ko kung paano ko natutunan yung bunny hop. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung meron man, pwede nyo akong itag sa Instagram ko or Facebook page. Gusto ko makita yung progression nyo din. Kasi tulad ko, beginner pa lang din naman ako. Kaya ngayon title nito is How to Bunny Hop Like a Beginner. Hindi like a pro kasi beginner lang tayo pare-pareho. So, tag nyo ako sa Instagram ko at sa Facebook para makita ko rin yung mga progression nyo. So, that's the end of the video. So, kita-kita tayo sa susunod. Bye!